Bago ko mag-proceed, ang gagawin natin ay cake. Keto-friendly cake on sa mga nagda-diet at sa mga nag-low carb. Ito yon, Basque burn cheesecake. Bago ko mag-proceed, itong baking pan natin, meron na siyang 2 layers ng parchment paper. Nilukot, tsaka ko siya nilatag ng maayos para meron siyang effect na rustic type. Parang ganun yon. So, kailangan lukutin mo talaga siya, tsaka nyo siya, 2 layers, parang magkapatong, pero dapat kailangan magka-opposite, para fully protected yung ating cheesecake. Magkaganyan siya. Magkaganyan, ayan. So, ito yung unang layer ng parchment, second layer ng parchment, magkaganyan siya. Para maliit, para fully covered yung baking pan. Pangit ng kamay ko, pasensya na. Bago tayo mag-proceed, lagyan nyo ng, i-crack nyo na yung egg para make sure na wala tayong mahahalo na eggshell. Ito yung 10 pieces ko na equal. Kinat ko na rin kasi mamaya magkakat tayo, masyadong madami, magtatagal tayo. Pwede kayong magdagdag pa ng additional sweetness para sa inyong keto cheesecake. Kaya lang kasi ako minsan naglalagay ako ng fruits para lang mag-iwas suya o para may ibang nalalasahan. Minsan nagpapatong ako ng strawberry o kung anong available na prutas sa inyong kitchen. Parang ano siya eh, cream tapos may freshness ng fresh fruits, kaya parang mas nagko-complement yung lasa niya, mas masarap kainin. Lagay na natin tong cream cheese. Optional lang yon yung prutas, yung paglalagay ng prutas, kasi nga depende naman sa inyo kung paano nyo kakainin yung ating cake. Pwede nyo itong kainin alone yung pinaka-cake natin. Pero, I tell you, kaya lang ako naglalagay ng extra fruits, fresh fruits. Parang, nagtatanggal umay talaga eh. Yung, di ba, parang cake, tapos fresh fruits, masarap siyang kainin. Napapadami. yun eh, napapadami. Habang ginagawa ko to, kailangan nagpe-preheat na kayo ng oven. 200 degrees Celsius ang ating temperature. Cream na natin ang ating cream cheese. Sour cream. Lagyan natin itong equal. Vanilla. Ang egg, paisa-isa lang.
nyo kalimutan i-scrape down ng mga ilang beses para sure natin na, na yung mga nasa ilalim mamix well. Kung gusto niyo na mas makapal, na ma- or mas maliit na mas makapal, you go for 7 inches baking pan. For this, I use 8 inches baking pan para mas malapad. Bake na natin.